naranasan mo na rin bang kumislot, kumibot-kibot o gumagalaw ang ilalim o taas na bahagi ng iyong mga mata o eyelid twitching? Maaaring hindi mo ito gaanong pinansin, subalit hindi mo pala ito dapat ipagpasawalang bahala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung bakit nga ba kumikislot, gumagalaw-galaw ang itaas o ibabang bahagi ng ating mga mata. Ano-ano nga ba ang mga dahilan nito na dapat ay iyong maiwasan at kung papaano mo ito mapipigilan at malulunasan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Eyelid twitching, paggalaw ng ilalim o taas na bahagi ng inyong mga mata, paulit-ulit na pagkislot at ani mo'y tumitibok-tibok ng mga eyelids. Hindi ito nakababahala sa umpisa dahil wala naman itong kirot na daladala. Subalit marapat na alam mo rin kung bakit nagkakaganito ang inyong mga mata. Ito nga ang kondisyon ng mata na kung tawagin ay myokymia o eyelid twitching. Dahil sa hindi naman ito masakit kung maranasan mo, kaya nga madalas ay binabaliwala na lamang ito. Subalit mayroon pala itong nais ipahiwatig na maaaring may kaugnayan na sa inyong kalusugan. Ang myokymia o myokemia ay maraming dahilan o sanhi kung bakit mo ito nararanasan. Una ay bunga ng stress, kakulangan ng tulog, allergies, labis na pagkonsumo ng kape o caffeine, poor nutrition, pollution sa paligid natin, at maaaring labis na exposure sa TV, computer at cellphone. Ang myokymia ay maaaring tumagal ng ilang segundo, minuto, pabalik-balik o dalawa hanggang tatlong araw at minsan ay umaabot pa nga ng buwan o taon. Ang myokymia ay ang paggalaw ng involuntary muscle sa ilalim ng ating mga eyelids o mata na nagdudulot upang ito ay kumislot o gumalaw-galaw. Ang saglitang pag-twitch ng eyelid ay hindi naman nakababahala madalas. Subalit kung ito ay tumatagal na ng araw o buwan pa, ay dapat ka nang mabahala at agad na sumangguni sa iyong neuro-ophthalmologist o espesyalista sa mata. Maaari mo ding subukan ang ilang mga home remedy katulad ng pagre-relax ng inyong mata, hot o cold compress, paglalagay ng eye drops, pagbabawas ng gamit ng CP o ng computer, at ang paghinto o pagbabawas ng intake ng kape o caffeine. Simpleng paggalaw lamang ito ng ating mga mata, subalit kung ito ay madalas na nga, ay dapat ka na ring mabahala at ito ay ipakonsulta na dahil maaaring may iba pang mga karamdaman ang konektado dito. Ikaw, naranasan mo na rin ba na kumukurap-kurap o kumikislot ang iyong eyelids o mga mata? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakatikim ka na rin ba ng gulay na ito? Isang klase ng natatanging gulay na makikita ring ibinebenta sa mga pamilihang bayan. Subalit hindi batid ng karamihan ang mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay para sa ating katawan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang napakaraming gamit at bigay na benepisyo sa ating katawan o kalusugan ng gulay na ito. Ang gulay na kung tawagin ay sigarilyas.
Propagulong sa Bicol, Kalamismis sa Marinduque, o sigarilyas kung tawagin sa Katagalugan. Isang uri ng gulay na nagtataglay ng animoy mga palikpik sa apat na kanto ng bunga nito at tinatawag ngang wing beans sa Ingles. Kilala rin ito sa iba pang katawagan katulad ng Goa beans, Four Angle beans, Manila beans, Dragon beans, o Sopocarpus tetragonolobus bilang scientific name. Ang sigarilyas o wing beans ay nagmula nga sa bansang India at Papua New Guinea. Subalit madalas ring makikitang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin. Mayaman sa vitamin A, phosphorus, copper at mga mineral ang gulay na ito. At maging ang buto, ang sariwang dahon man, ay maaari ring kainin. Napakaraming benepisyo ng gulay na ito at iyan ang pag-uusapan natin. Ang sigarilya sa isang mainam na antioxidant. At dahil mayaman din ito sa zinc, kaya naman nakatutulong ang pagkain nito upang makaiwas sa pagkakaroon ng lagnat at mga sakit. Batid mo ba na napakahusay na nakatutulong ng gulay na ito upang mapanatiling bata ang ating mga balat at mapigilan nga ang agaran nitong pagtanda? Ang mga mineral tulad ng copper ay pumipigil sa mga free radicals upang mapanatiling makinis ang balat at walang mga wrinkles o mga dark spots. Kung kayo naman ay buntis, napakainam rin ng pagkain ito upang maging malusog ang inyong pagdadalang tao. Napakahusay rin para sa bato o sa ating kidney ng pagkain ng gulay na ito. Hindi lamang ito masarap, ay makatutulong din upang mapanatiling malinaw rin ang ating mga paningin. Kung kayo naman ay mayroong arthritis, epektibo rin ang pagkonsumo nito upang mabawasan ang nadaramang sakit sapagkat mahusay itong anti-inflammatory agent. Sinasabi rin na magaling na remedyo para sa mayroong constipation ang pagkain ng gulay na ito. At higit sa lahat, pinaniniwalaan ngang nakapagpapasigla at nakadaragdag pa nga ito ng libido para sa mga kalalakihan. At kung kumakain ka na nga nito, ay makakaiwas ka sa pagkakaroon ng diabetes o kaya naman ay asthma. Hindi ba't nakamamangha ang gulay na ito? Makakain na ang dahon, ang buto at ang bunga ay nag-uumapaw pa sa mga sustansya. Maaari mong pakuluan, i-steam, i-bake, i-prito, roasted at maging gawing chips. Kaya kung hindi ka kumakain ng gulay na ito, ay mag-isip ka na. Dahil pinapalampas mo ang napakarami nitong sustansya. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Dihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara Best, sabay-sabay tayo na matuto. Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong.